Marcos, Kabanata 4. At siya'y muling nagpasimula magturo sa tabi ng dagat at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, anupat siya'y lumulan sa isang daong at siya'y naupo sa dagat at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinhaga at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, "Pakinggan ninyo, narito, ang manghahasig ay umaon upang maghasig. At nangyari, sa kanyang paghahasig na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na do'y walang maraming lupa at pagdakay sumibol sapagat hindi malalim ang lupa at nang sumikat ang araw ay nangainitan. At dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, na nagsitaas at nagsilago. At may namunga ng tigtatatlongpo, at tig-anim na po, at tig-iisang daan. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nanga sa palibot niya na kasama ang 12 ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinhaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanila nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga. Upang kumagsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa baka sakaling sila'y mga balik loob at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nalalaman ang talinhagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinhaga? Ang manghahasig ay naghahasig ng salita. At ang mga ito'y yaw na nga sa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila, at gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangag-ugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay ng atisod sila, at ang mga iba yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga, at yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumunga ng tigtatatlongpo at tigaanim na po at tigiisang daan. At sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw? Sapagat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni nalilihim, kundi yaoy upang mapasaliwanag. Kung ang sinuman ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat ng inyong isinusukat ay kayo'y susukatin. At higit pa ang sa inyo'y ibibigay, sapagat ang mayroon, ay bibigyan pa, at ang wala, pati nang nasa kanya, ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-una'y usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay,
Datapwat, pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O sa anong talinhaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa, gayong may pagkatanim, ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay at nagsasangan ng malalabay. Anupat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilim, at sa pamamagitan ng gayong maraming talinhaga ay sinasaysay niya sa kanila ang salita ayon sa makakaya ng kanilang pakinig, at hindi sila kinakausap kung hindi sa talinhaga. Datapwat, sa kanyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay, at ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo, at pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala ba kang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, Sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya?